إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سن بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tunay na ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Atin siyang pinupuri. Sa kanya tayo humihiling ng ating mga pangangailangan at sa kanya tayo humihingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Ako'y nagpapakupkup kay Allah laban sa kasamaan ng aking sarili at sa masamang resulta ng aking gawa. At tunay na sino man ang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw at sino man ang kanyang hindi bigyan ng gabay ay hindi ito makasusumpong ng gabay. At ako'y sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang si Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay ang kanyang huling propetang ipinadala para sa sangkatauhan. Sumakanya nawa ang pagbati, pagpupugay, pagpapala at gayon rin sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga tumangkilik sa kanyang aral at pamamaraan hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, O mga mananampalataya, matakot anya daw tayo kay Allah ng tunay na pagkatakot, sapat na pagkatakot, at huwag natin hahayaan daratnan tayo ng kamatayan maliban na lamang na tayo ay mga tunay na mga Muslim, mga tunay na mga mananampalataya. At sabi pa sa isang ayan ng Quran, O sangkatauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon na nilikha kayo mula sa isang tao at mula sa taong ito ay nilikha ang kanyang kapareha at sa kanilang dalawa ay nilalang ang maraming kalalakihan at kababaihan. Matakot kay Allah at kasama sa pagkatakot nito ay huwag daw anya puputulin ang mabuting ugnayan sa ating mga kamag-anakan. At tunay na si Allah sa atin ay palaging nakamasid, nakamatyag. At sa huling aya ng pagpapaalala ng takot kay Allah, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. O mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah at magsalita ng matuwid. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Pagbubutihin ang gawa nyo kapag kayo may takot at nagsasalita kayo ng matuwid. Pag-iigihin ni Allah, pagbubutihin ni Allah ang inyong mga gawa, wa yaghfir lakum dunubakum. At patatawarin ang inyong kasalanan. Wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. At sino man anya ang sumunod kay Allah sa banal na Quran wa rasulahu sa mga hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sunnah ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad faza fawzan 'aziman. Bibigyan anya ni Allah ng tagumpay. Faqad faz, tagumpay
na tunay at dakilang tagumpay. Ang sabi ng mga tafsir, dito sa dunya at sa akhira, bibigyan ng tagumpay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mundo at sa kabilang buhay, sino man daw anya ang susunod kay Allah at sa kanyang sugo, ay magkakaroon ng dakilang tagumpay. Mga magulang at mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay patuloy ang paglaki ng bilang ng mga Muslim. Ha? Ngunit sa kabila nito, marami pa rin ang silang mga humihina ang kapit sa pananampalatayang Islam. At meron naman mga matagal ng Muslim o masasabi nating mga Muslim na ipinanganak, ngunit wala sa kanila ang kasanayang pang-Islamiko. Kaya't ano ang dapat gawin ng isang Muslim para nang sa gayon ay ang biyaya ni Allah na pagdami ng mga Muslim ay magkaroon tayo ng isang Muslim na talagang dadalhin niya ang pananampalatayang Islam sa kanyang buhay. Ang sabi ng mga ulama, ang unang-unang mahalaga kung tayo ay nagnanais na maging matuwid na Muslim ay ang tinatawag al-ilmu wal-akhlaq. Ang sabi nga ng mga o ahadus salaf, isa sa mga salaf, isa sa mga naunang mga mabubuting taong nanguna sa atin, ang sabi, ta'allamna al-akhlaq kabla na ta'allamul ilm. Ang sabi ng scholar, unaan niya kaming nag-aaral ng akhlaq, mabuting kaugalian, kablaan na ta'allam al-ilm. Ayaw natin, o bago tayo nag-aral ng kaalaman, sabi ng mga salaf, nauuna namin pag-aralan ng mabuting akhlak, mabuting kaugalian, mabuting kasanayan, saka ka nag-aaral ng ilm. Sapagkat ang ilm mo, ang knowledge mo, ay maaring maging fit na sa'yo kapag wala kang tamang akhlak. Kapag wala kang tamang ilm. Gayunpaman, ang sabi ng Propeta Muhammad SAW, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tarikan ilal jannah, o kamakala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sino daw anya mga bagong Muslim o mga dati ng Muslim, man salaka tarikan, sino man sa inyo ang tumahak daw anya ng landas ng naghahanap ng kaalaman, ang sabi ni Allah, ang sabi ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu bihi, padadaliin sa kanya ni Allah tarikan ilal jannah. Hindi sinabing pasok na sa jannah ang silang mga nagtatalab ilm, ang silang mga maaalam, ang silang naghanap ng kaalaman. Hindi sinabi kaagad na pasok sa paraiso. Sahalallahu bihi, padadaliin anya sa kanya. Ibig sabihin, magiging madali. Pero maaring maging dahilan pa rin ng fitna ang pagkakaroon ng kaalaman kung walang tamang akhlak. Ang example natin, si Abu Jahal, ang isa sa pinakamalaking kalaban ng Islam. Ang ibig sabihin ng Abu Jahal ay ama ng kamangmangan. Ito'y bansag sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat siya ay kumakalaban sa Islam. Pero kung makikilala natin sa sira si Abu Jahal, ay kinikilala siya na isa sa mga matatalino sa mga Quraysh. Ang tawag nga sa kanya ng mga mushrikil Quraysh ay Abul Hakam. The wisdom. Yun ang tawag nila kay Abu Jahal. Pero wala siyang guidance. Kinalaban niya ang Islam, kaya sa usaping Islam, siya ay mangmang. Kahit na matalino siya, wala siyang tamang akhlak. Ang sabi nga sa banal na Quran, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ang sabi ni Allah, pantay ba o pareho ba ang silang may alam at walang alam? Pero ang mahalaga sa merong alam ay magkaroon siya ng tamang akhlak. Ito ang number one ina-advise natin sa ating mga kapatid na Muslim. Sinasabay ang pag-aaral na yan at ta'lim ang pag-aaral ng ilm at ng akhlak. Sapagkat kapag ang isa dyan na kulang, hindi natin makukuha yung tunay na natija, yung tunay na resulta ng isang najihan na Muslim. Kailangan kasabayan ang pagkakaroon ng ilm at akhlak. Ang sabi pa, may yuridullahu bihi khayran yufakihu fid din. Sino daw anya na isa ni Allah ng khayran, ng kabutihan, ay yufakihu. Yufakihu fid din. Pinauunawa niya. Fakih sa din.
Pero ang fakid dito sinasabi, yung tamang pag-unawa sa din. Marami sa atin, subhanallah, kung tunay na kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan sa iyo, dapat mararamdaman mo yung bakit unti-unti mo dapat naiintindihan ang iyong reliyon. Lalo sa mga bago. Mahirap sa atin, ayaw nating ramdamin na tayo ay nadidevelop sa Islam. Ilang taon na gusto natin turingin tayo bagong Muslim pa rin. Na. Ilang taon ang kailangan mo, ilang buwan ang kailangan mo para ka maturing na isang kilalang tinatawag na place na Muslim. Hindi ka na laging magpapakilala na bagong Muslim. Baka may problema sa atin. Bakit? Kasi sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man daw anya ang naisa ni Allah ng kabutihan, nagde-develop ito sa din, nagkakaroon ng understanding sa din. Isang taon, dalawang taon, di ka pa marunong magsurat al-Fatiha, may problema. Ibig sabihin, hindi ka nais ni Allah ng kabutihan sa'yo. Isang taon, dalawang taon, ilang buwan, hindi ka pa marunong magsala, eh may problema. Hindi ito ang quality ng isang Muslim. Ang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam pagka Muslim, yung iba nasasabak na sa jihad, bismillah. Pag natuto tayo, naggabayan tayo ng Islam, ang pinaka-crucial na panahon na mag-aralan ang mga ang din ay yung panahon na bago ka pa sa Islam. Dito mo maa-absorb lahat ito. Huwag natin isipin na tayo'y lagi na lang bagong Muslim. Hindi, kailangan nagde-develop tayo. Pangalawa, ang sabi ng mga ulama, nang sa gayon para magkaroon ng najih, na isang tagumpay, na isang akhlak, karakter ng isang mu'min, mananampalataya, ay ang pangalawa ay ang tinatawag na musahabatu salihin. Tayo. Nagkaroon ka ng ilm, nag-aral ka, alhamdulillah, itong online o face-to-face, pero ang second neto, kailangan palibutan mo ang sarili mo ng mga mabubuting tao, ng mabubuting Muslim, para maging matatag ka. Iwasan mo yung mga taong mahilig gumawa ng fitna o mahilig gumawa ng mga bagay na maglalayo sa'yo sa din. Ang piliin mong mga kasama ay yung magyayaya sa'yo kapag oras na ng sala. Ang piliin mong kasama yung magbabawal sa'yo, yung magsasabi sa'yo kapag gumagawa ka ng masama. At huwag yung papabayaan ka nalang gumawa ng haram. Ang pipiliin mong kasama yung mag-iimbita sa iyo sa kabutihan at pagbabawalan ka sa mga gawaing kasamaan. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajul ala dini khalilihi, falyandur ahadukum ma yukhaliluhu." O kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang din ng bawat isa ay nakadepende sa mga taong kasama niya. Falyandur ahadukum ma yukhaliluhu. Kaya tignan niyo kung sino yung mga taong nagiging kaibigan niyo. Iwasan nyo yung mga naggagawa ng fitna, yung mga taong gumagawa ng mga bagay na magpapahina ng ating pananampalataya at palibutan natin ng ating mga sarili ng merong mga taong magpapalakas ng ating iman. Ang sunod at ang pinakamahalaga sa lahat, para mag-create tayo ng isang Muslim na karakter, na mabuting Muslim, ay ang pagkakaroon ng tinatawag na sabar. Isang pinakamagandang karakter ng isang Muslim, ang pagkakaroon ng mahabang pasensya. As-sabar. Ito ang binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng good tidings, mabuting balita. Ang sabi sa Quran, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ang kasunod, sabi, una, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sabihin nyo sa mga taong nagsasabar na mayroong mabuting balita para sa kanila. Sino to? Silang pag may dumating na problema, pag may dumating na musiba, trahedya, ang sinasabi nila, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hindi lang ito basta adkar, hindi lang ito basta dua. Pag sinabi na inna lillahi, dapat maramdaman natin na tayo'y galing kay Allah. Ang ibig sabihin na inna lillahi, galing tayo kay Allah. Wa inna ilayhi raji'un. At sa kanya tayo magbabalik. Kaya kapag meron tayong problemang na-encounter, may mga problema tayong nagaganap sa ating buhay, ang bibig kasi natin, galing tayo kay Allah at sa Kanya tayo magbabalik. Magpapababa ito sa anumang ating mga dinadanas, sa anumang ating pinagdadaanan, na kapag alam natin, sa puso't isipan natin, na kapag tayong lahat ay nasa problema, walang ibang babdaratan tayo, babalik din tayo kay Allah.
Doon tayo galing, doon din tayo mabalik. Kaya nga, pag sinabi natin, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, hindi lang basta ito lumalabas sa bibig natin na parang dikir o dua na hindi natin nilalagay sa puso natin. Pag sinabi natin, nasa problema ka, pinakamahirap na problema, kay Allah ako galing, wallahi, kay Allah ako babalik. At yun ang magpapagaang sa'yo. At si Allah ang magpapadala sa'yo ng solusyon. Ang sabi sa pagpapatuloy ng ayah, ulaika alayhim salawatu min rabbihim warrahma wa ulaika humul muhtadun. Ang sabi, etong mga tao na nananalig kay Allah, ulaika alayhim salawat min rabbihim. Padadatingin sa inyo ni Allah ang kanyang salawat, ang kanyang peace, ang kanyang pagpapala, ang kanyang pagpupugay na mula sa iyong Panginoon. Warrahma. At awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kung ikaw ay nasa kalagitnaan na malaking problema bilang isang Muslim, saan ka man nandun, tandaan natin na kapag tayo'y nanalig kay Allah, ay babagsak sa atin ang kanyang salawat, ang kanyang mga biyaya, ang kanyang blessings, ang kanyang rahma. Kapag ang nasa'yo ay awa ni Allah, ano pa ang kayang gumawa sa'yo ng kasamaan? Kung puspus ka ng awa ni Allah, at ito ang magpapasok natin sa atin sa paraiso. Tanging dahilan ng pagpasok natin sa paraiso ay ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang panghuli, sinabi, wa ulaika humul muhtadun. At sila anya, itong mga nagsabar, wa ulaika humul muhtadun. Sila ang mga tunay na merong gabay. Sila ang rightly guided. So tatlong bagay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Una, kaalaman na may kalakap na ilm, na akhlak. Kaalaman at mabuting ugali, pinagsasama yan. Ilm wal akhlak. Pangalawa, palibutan mo ang sarili mo na mabubuting tao. Pangatlo, kumbaga, natawakal Allah. Iwan natin kay Allah lahat and magsabar tayo kung ano man ang darating sa atin. Kapag ito ang akhlak, ito ang mindset ng Muslim with all his heart and mind, inshallah magde-develop tayo ng mga Muslim na matatatag at matitibay. May knowledge, may mabuting kasama, may tiwala kay Allah. At kung wala to, mananatili lang pagdami ng pasok sa Islam, parami din ang lumalabas sa Islam. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kaya iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay ibilang niya tayo sa mga taong magkakaroon ng kaalaman na kalakip ang kabutihang ugali. Gayun din ang taong napapalibutan ng mabubuti ng mga salihin at mga taong magga-guide sa atin na tayo'y maging matibay na mga Muslim at mga tao na magkakaroon ng mahabang sabar sa mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbati, pagpugay ay sumakanyang sugo na wala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tuwa'adun. Sabi, silang mga nagsabi na si Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang Rabb. Ibig sabihin, Muslim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Silang mga nagsasabi na ang Rabb nila si Allah. Thumma istaqamu. Afterwards, pagkatapos ay nagpakatatag, naging matatag na mananampalataya, tatanazzalu alayhimul malaika, at bababa sa kanya ang mga malaika, alla takafu, nang sa gayon alisin ang takwa, ang takot sa puso sa nilalang,
wala tahzanun, at huwag malungkot. Subhanallah, marami sa atin bumibitaw sa pananampalatayang Islam dahil sa pressure na natatanggap niya sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho. Gayun din kahit na ang mga kapatid nating Muslim, binibitawan ng kanyang pagiging Muslim, kinahihiya, itinatago. Ano sabi ni Allah? Kung ikaw Muslim ka, innal ladhina qalu rabbuna Allah. Ikaw nagsasabing si Allah ay ang Rab. Dapat sa iyo magkaroon ng pagpapatatag sa din. Tumastakam. Maging matatag ka. Humawa ka sa lubid ni Allah. Tatanazzalu alayhimul malaika. Bababaan ka ng mga anghel para alasin ang takot sa puso. Wala tahzan. At aalisin ang lungkot. Huwag ka malungkot. At papangakuan ni Allah subhanahu wa ta'ala ka ng Jannah na siyang pinakadakilang tagumpay. Ito ang purpose natin lahat. Ang makapasok sa Jannah ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gayunpaman, kapag tayo ay nagpakatatag dito sa pamamagitan ng ating iman kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagkapit ng mahigpit, ay bibigyan tayo ni Allah ng napakaraming kabutihan. Istakamu, tatanazzalu alayhimul malaikat. Allah takafu la ta'za. Dito pa lang sa dunya, mababasa yung mga malaikat, mga anghel, at mawawala ang takot mo. At mawawala ang iyong lungkot. Dito yun sa dunya. At sa kabilang buhay, ay bibigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng Jannah, ng paraiso. Ang sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, matakot tayo sa Kanya. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at huwag tayong bibitaw. Huwag tayong bibitaw sa anumang mga pagsubok. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ang sabi ni Allah, sino man daw anya ang matakot kay Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, ay gagawang kanya ng exit. Sabi ng tafsir, yung makhraja, exit yun, pero ang tafsir dito ay lagusan sa lahat ng mga problemang darating sa atin. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, at bibigyan kanya ng rizq مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ano ibig sabihin nun? Rizq, hindi mo alam saan galing. Hindi mo alam paano uubusin. Anong susi? Taqwa Allah. Maging matatag. Pag nagkaroon tayo ng takwa, bibigyan kanya Allah ng solusyon sa lahat ng problema at bibigyan kanya ng rizq. Sa mga taong nagkaroon ng tunay ng takwa kay Allah, masasabi nyo na talagang pinadala ni Allah. Minsan, walang-wala na. Pero dahil sa takot kay Allah, dumarating ang rizq. Hindi mo alam saan galing. Dahil sa takot ni Allah, takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, na yun dapat ang maging attitude ng ating mga kamusliman. Ang buhay ay maliit lang. Kaya nga, ang kabilin-bilinan sa atin, ya ayyuhal ladina amanu, o lahat ng mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah. Ano ibig sabihin? Gawin nyo ang mga mabuti, iwasan nyo masama, gawin nyo mga wajib, iwasan nyo mga haram. Yun ang takwa. Hakka tukatihi, tunay na takwa. Wala tamutunna, illa wa antum muslimun. At huwag nyong haayaan, darat ng kayo ng kamatayan, maliban na lamang na kayo ay mga tunay na mga muslim. يا أيها المسلمون إن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك الله محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام
اللهم انصر عبادك الموحدين وإخوان المسلمين في كل مكان اللهم أحسن أحوال المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة